kung hirap kang mag-gain ng weight kahit gaano karami ka kumain. Sabihin ko sa inyo kung anong mga dapat mong gawin back up with science and studies para lumaki ka. First, tanggalin ang junk foods. Look, ba't naman tatanggalin junk foods? Paborito ko mga chichirya eh. Eh di ba pag malakas kumain, tataba ako? Yun ang akala mo. Akala kasi natin, porkit malakas tayong kumain, eh tataba na agad tayo automatically. Pero hindi, lalo na kung yung kinakain naman natin ay mga chichirya, mga candy, mga soft drinks. Baka mas lalo ka pang pumayat kasi yung nutritional intake na requirement ng katawan mo, eh hindi mo nami-meet. So ang junk food, papalitan natin ng high quality food. So dapat sa isang plato mo, marami kang mabeberdeng gulay, marami kang mga protein source, nandiyan yung tuna, nandiyan yung salmon, tapos dapat meron kang mga red meat, beef, tsaka protein. Tapos isama mo na rin sa diet yung gatas. Remember, sa pagpili ng pagkain between junk food and healthy food, huwag na yung junk food, wala tayong makakuha dyan. Dapat dito tayo sa healthy food. Parang sa manliligaw lang yan, o kunyari, dalawa manliligaw mo, o yung isa wala namang maibigay sa'yo, di ka naman sumasaya sa kanya. Tapos yung isa, talagang binibigyan ka ng sapat na oras, edi dito ka sa isang manliligaw. Ligaw siya yung sagutin mo. Next, magkaroon ng regular exercise. Dok, hirap na ako magpataba. Pag-exercisein mo pa ako. Ano ba naman yan? Habang nag-gain tayo ng weight, mas maganda kung fino-focus natin yung pag-gain natin ng muscle. Yung muscle kasi mas matimbang yan kumpara dun sa fat. So kung mas malaki yung muscle content ng katawan natin, mas mabilis tataas yung timbang natin. Hindi mo naman kailangan magbabad sa gym or magbuhat ng mga mabibigat na bakal. Basta regular lang. Sabi natin mga 30 minutes every other day. Okay na yun. At syempre, maintain yung healthy diet. Huwag kayong magbabaw sa pagkain kasi nga, nagtatry tayo na mag-gain ng timbang. Next, wag nyong mamadaliin ang resulta. Enjoy nyo yung proseso. Sa mga love story nga, di ba? Yung happy ending, nasa dulo. Kaya nga ending eh. Oh. Dok, 1 week na. Ganun pa rin timbang ko. Dok, 1 buwan na. Ganun pa rin. Wala nagbabago. Dok, 1 taon na. Ganun pa rin. Okay lang yan. Ang mahalaga, regular, consistent ka sa kinakain mo, and consistent ka sa ginagawa mo. Next, eto, sobrang importante na ito. Bago ka mag-start, mahalaga na magpakonsulta muna sa doktor. E baka naman kasi, kaya ka 1 taon hindi nagbabago yung weight, or malakas ka kumain, tapos ganun pa rin yung timbang mo, baka naman kasi meron kang mga karamdaman. Pwede kasi mangyari yan. Kunyari, si Pedro, tsaka si Juan, napanood itong video ko, ginawa lahat ng mga tips ko. Kaso si Pedro, ang laki na ng tinimbang niya, pero si Juan, ganun pa rin. Or kaya nababawasan naman yung timbang. Yun pala, meron siyang hyperthyroidism. Ang nangyayari pala kay Juan, sobrang active nung thyroid gland niya. Kahit anong kainin niya, minemetabolize agad ng katawan, hindi siya nagpo-form ng muscle, hindi siya nagpo-form ng fat. So kahit anong adjust mo sa diet, kahit anong hintay mo na mag-gain ka ng weight, hindi yan magbabago kasi nga mayroong problem yung thyroid gland. Kapag ganun, mahalaga magpa-check sa doktor and magpa-check din sa nutritionist. By the way, importante din to, dapat alam nyo yung BMI nyo. So ito yung formula niyan and dapat yung goal natin is 18.5 to 24.9. Sundin ang mga tips na to para madagdagan ang timbang mo at after nyan, nako, di na makapagpigil sa'yo si mister nyan. Mga ganun-ganun pa eh. Kung meron kayong tanong, comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.